Pasado alas 10 ng gabi, nang isang tanyag na businessman ang pinatay sa bakanteng lote ng Villa Escaliente. Tinatayang hold up ang sanhi ng krimen. Sinasabing nanglaban ang biktima kaya't ito'y pinaputukan ng baril sa kanyang dibdib. Dead on the spot ang biktima ng matagpuan. Good evening, sir. Insta po ulit tayong kasi dito sa barangay. Kailangan po kayo dito sa crime scene 9 kay Superintendent Galboa. Hindi pa kami sa Block 11, Villa Escaliente sa may bakanting lote. Sige. Papunta na ako dyan. Sige, sir. Hindi ko alam kung bakit. Basta pagdating ko, andyan na siya. Dapat magkikita kami para mag-usap pero ganito... Teka, misis. Magkikita kayo dito? Yes, mag-asawa kami. Pero wala akong alam sa nangyari. Kailangan niyong maan kung sino gumawa nito. Tsaka, wala na ba kayo bang tatanungin? Inaon ka lang. Kasi hindi ko may record yung mga sinabi mo. Kung ganyan ka magsalita. Ano bang yung eksaktong nakita? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ngayon. Aalis na ako. Bukas na lang. Torres, this is Detective Garcia, the one of the greatest in town. Nasign ko siya para sa aso ni Jan, dahil hindi ko hahayaan na hindi matugis ang gumawa nito sa kanya. Be good to him. Chief, pwede ba kayo makausap? Chief naman, di ba yung pag-usapan natin ito na ako nangahawak ng kaso? Sige. Hinahayaan kitang humawak rin sa aso na to. Pero, not focus on it. I want you to oversee pa sa ibang mga kaso. Understood? Sir, yes sir. Siya na sindikato. Malay mo, drug pusher. Tapos, kurakot pa. Ha! Pero hindi rin eh. Businessman eh. Tapos madadawit sa ganun. Bagay. Hoy! Sir! Hindi kayo investigator. Go back to work! Yes, sir! Mm-hmm.
Magandang umaga po, detective. Nandiyan na ba si SKO4 Torres? Nandiyan po siya sa kanyang desk. Sige, ganun ha. Salamat. SKO4 Raul Torres. Uy, magandang umaga. Kamusta na pala yung mga nakalap natin, evidence? Puka muna. Subo na kape. Hindi na, salamat na. Kung ganun, sir, ikaw ko pala mag-imbestiga sa pagkamatay niya dyan. Ready na po yung mga gamit at ilang statements. Detective Garcia. CJ, ano mo naman mga gamit? Sige, sir. Sige, salamat ha. Pauna na ako. Sige. Papalitan ko na lang kayo sa mga susundaan. Sige, salamat. Oh, magandang tanghali, Carmina. Sino pala yung kasama? This is Eman, a friend of mine, tsaka ni Jan. Tutoy din siya ng anak namin. Andito siya para sa mana. Magandang tanghali, sir. Tanghali, Laya. Ano nangyari sa card natin? Nandiyanin ko may nabawas na 100,000 pesos. Ano bang iniisip mo? Han, kumalma ka lang. May pinagamitan na ako ng pera. Tsaka, ibabalik ko rin naman agad. Anong pinagamitan? Nahiba ka na ba? Dapat magtutur ako sa Europe, di ba? I said yes sa mga kaibigan ko. Nainis na ako sa'yo. Kung saan mo nalang ginagamit yung pera natin. Hindi mo na ako nabibili ng mga gusto ko eh. Binibigay ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Pero this time, kailangan ko lang talaga yung pera. Han, sorry na. Ayoko na. This is it. Itutuloy ko na yung annulment. If you won't trust me with your money, with our money, ayoko nang maging asawa ka pa.
cellphone. Quintas. Ulit. Dito rin. May mali. Ah! Kaya ang kinalaman ng Emma na to sa kasong ito.